Okay, mga kaibigan, so may gagawin po tayong circuit na pampaganda po sa tunog. So ito po ay basic circuit lang. So kayo na po yung mag-decide kung gagawa kayo nito, kung maganda ba siya or pwede. So i-comment nyo na lang sa baba kung ano yung quality ng tunog niya kapag nilagyan nito. So, pagka may DIY tayong amplifier, halimbawa, ganyan. So, kadalasan po yung tunog niya ay parang normal lang, walang templada. Parang naka-flat lang po yung niya, audio. So, sa ngayon po, gagawa tayo ng basic circuit na makapagpapaganda po ng tunog. Ito paano. So, malaking tulong na rin po ito sa mga nagde-DIY natin. So, subukan nyo rin gawin ito para kayo na po yung mag-decide kung maganda ba siya na ikabit sa DIY. Okay, sige, try po natin. So, yung kailangan pala nating piyesa ay mylar. So, mylar po na 223. 50 volts po yan. Ito po 102. Okay. Ito naman resistor ay 15K 1.2 watt. Okay. So, ikabit na po natin. Okay, so ang gagawin lang po natin ay hinang natin ang resistor at 223. 223 at 15K pagdugtungin. Ayan. Tapos yung 102 naman po ay dugtong din natin sa kabila. Kabilang paapo ng resistor. Ayan. Ayan. So ngayon po, para gumanda po yung tunog, itong tatlong piyesa po na ito na pinag-series natin, ikakabit po natin ito sa volume control. Okay. So ito po sa ground, ito naman po yung sa input, then ito naman po yung sa gitna. Okay. So yung 223, dito sa naka-ground. Tapos yung isang dulo ng okay, yung isang dulo ng so ayan po, so naikabit na po natin yung isang paa. So, yung kabila naman po, ng paa na itong mylar, kabila. Okay. Ayan. So, yung isang paa ng 102, dito naman po sa kabilang paa ng trimmer sa kabilang side. At may volume control pala. Ayan. So, ayan. Ngayon, yung pinakagitna po ng itong pagitan po ng 102 at 15K ito. Ito po ikakabit natin sa gitna ng volume control. So, wag muna natin siya ihinang kasi i-coconnect natin sa habang tumutunog para makumpara natin kung anong tunog mayroon siya. Pag naka-activate siya or hindi. Okay, so testingin natin. So buksan natin yung amplifier natin. So okay, so play tayo. So
ikakabit ko. Ikakabit ko siya. So, ikakabit ko siya dito sa gitnang paa. Ayan, sa gitnang paa ng potentiometer dito. So, okay, volume tayo. Umaalingaw-ngaw lang po yung boses. Ngayon kapag kinabit po natin itong mylar, itong connection natin, kinabit natin dito sa pagitan ng 15K at 102, yan. Mas gumanda po yung tunog, parang nakasynchronize po talaga siya. Sa akin po, yung ganyang circuit ay maganda po ikabit sa mga pang mid-high po na amplifier. Pero pwede rin siya ikabit sa input ng amplifier kahit pa pang bass. Parang mas nagiging smooth na smooth yung tunog niya compare sa naka-recta lang talaga. Talagang siya, mas quality yung na-obserbahan ko. Parang nangyayari, nagiging balance yung, mas nagiging maganda yung balance ng kalansing at yung bass niya, medyo umactive din konti. So ganun yung na-obserbahan ko sa kanya. So nasa inyo na po yan, kung lalagyan niyo siya ng switch or lalagyan niyo or irerektan niyo na lang sa gitna. So galing dito papunta po sa gitnang terminal ng volume. So galing dito sa 15K papunta dito. Yan po yung magiging niya connection. So ito po ay 223-102, this is 15K na resistor. Tapos dito po mag-connect papunta dito. So pwede rin lagyan ng switch. Okay. So yan lang po ang ma-share ko sa simpleng basic circuit natin na pwedeng magamit po natin sa DIY amplifier. Okay, yan lang. Salamat at God bless.
Thank you.